Magandang tanghali sa lahat. Ngayon ang ating ikapitong linggong talakayan para sa asignaturang edukasyon sa pagpapahalaga, ikasampung baitang. So ngayon ang ating paksa para sa linggong ito ay tungkol sa mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang moral na pagpapasya. Bahagi ng tao ang magsagawa ng pasya. Ito ay ang madalas mong ginagawa sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung tatanungin kita mula sa inyong iba't ibang karanasan ng pagsasagawa ng pasya, may pagkakasunod-sunod o sequence ang pagsasagawa ng makataong kilos. Para kay Santo Tomas de Aquino, may 12 yugto ito na hati sa 2 kategorya. Una ay ang isip at ang ikalawa ay kilos loob. Kung ang isang tao ay nagsasagawa ng madali ang pagpapasya, hindi siya magiging mapanagutan, bagkos nagiging pabaya siya sa mga anumang kalalabasan nito. Ngunit kung daraan siya sa mga yugtong ito, tiyak na magiging mabuti ang kalalabasan ng kanyang isasagawang kilos. Narito ang mga yugto ng makataong kilos ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang isip at kilos loob. Sa isip ay pagkaunawa sa layunin, sa kilos loob naman nais ng layunin, at sa isip paghusga ng nais makamtan, samantalang sa kilos loob ay intensyon ng layunin. At ang sa isip masusing pagsusuri ng paraan, sa ano naman sa kilos loob paghusga sa paraan, at sa isip naman ang praktikal na paghusga sa pinili, at ang sa kilos loob ay ang pagpili. Samantalang sa isip utos, sa kilos loob ay paggamit, at ang huli sa isip ay pangkaisipang kakayahan ng layunin, at ang sa kilos loob nito ay bunga. So, halimbawa, nakakita si Alvin ng isang bagong modelo ng cellphone na sa isang mall kung saan siya ay namamasyal. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay mayroon na nito. So yan ang halimbawa. Suriin natin ang paglalapat ng makataong kilos sa sitwasyong ito. Una, pagkaunawa sa layunin. Matagal na niyang nais magkaroon ng cellphone na bago sapagkat ang ginagamit niya ay luma na. Ikalawa, sa nais ng layunin, ang unang reaksyon ni Alvin ay ang pagkakaroon ng pagnanasa rito. Nag-iisip na siya kung saan kukuha ng pera para mabili ito. Sa ikatlo, paghuhusga ng nais makamtan, ito ang nais ng kanyang kalooban, ang magkaroon ng bagong modelo ng cellphone. Pang-apat, intensyon ng layunin. Hanggang ngayon ay wala pa rin kalayaan si Alvin na pumili sapagkat ang kanyang kilos loob ay likas na tumatanggap lamang kung ano ang mabuti sa sinasabi ng kanyang isip. Meron siyang pera ngunit iniipon niya ito para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kailangan niyang pumili, bilhin niya ang bagong modelo o hayaang maubos ang pera sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kung itinigil na niya ang ideya na bilhin ang cellphone, natatapos na rito ang moral na kilos. Ngunit kung nag-iisip pa siya ng ibang alternatibo tulad ng panghihiram ng pera sa mga kaibigan o barkada, ang moral na kilos ay nagpapatuloy. Pinag-iisipan na siya niya ang iba't ibang paraan upang mabili ang bagay na iyon, bibilhin man niya ito ng cash o installment o nanakawin ba niya ito. Kalima ay masusing pagsusuri ng paraan. Ang pagsusuri ng paraan na kanyang gagawin ay nagpapatuloy at ang pagsasang-ayon niya sa mga nasabing pagpipilian. Ika-anim, paghusga na sa paraan. Ngayon ay husgahan na niya kung alin ang pinakamabuti, pagbabayad sa kabuuang halaga, pagbabayad paunti-unti o pagnanakaw. Pagkatapos ay husgan niya ang pinakamabuti sa lahat. Kapito, praktikal na paghuhusga sa pinili. Ang isip ay kasalukuyang pumipili ng pinakamabuting
paraan. Ikawalo, pagpili dito ay pumapasok na ang malayang pagpapasya na kung saan ang kanyang isip ay naguutos na bilhin ang nasabing cellphone. Ikasyam, utos, matapos niya itong bilhin ay ginamit na niya ito agad. Kasampo, paggamit ngayon ay naunawaan niya kung angkop ba ang kanyang isa na sigawang kilos. Labing isa, pangkaisipang kakayahan ng layunin, ngayon ay kikatutuan niya ang pagtatamo niya ng cellphone. At ang huli, bunga, ito ang resulta ng kanyang pagpili. Maaaring hindi tayo palaging may kamalayan sa mga yugtong ito o sa pagkakasunod-sunod nito. Ngunit mahalaga na malaman ang bawat yugto upang maging gabay sa bawat kilos sa araw-araw na buhay. Sa katunayan, ang moral na kilos ay nagtatapos sa ikawalong yugtong pagpili. Kung kaya't kailangan ng masusing pagnilay bago isagawa ang pagpili. Hindi ito madali dahil kailangan itong pag-aralang mabuti at timbangin ang bawat panig ng mga bagay-bagay upang makita kung alin ang mas makabubuti dahil dito nakasalalay ang anumang maaring kahihinatnan. At dito nagtatapos ang ating paksa para sa kapitong linggo na talakayan. Maraming salamat sa pakikinig.